Napapanako ka dito, Wolf. Nakuha ni, ano? Nakuha ni Venus. Nakuha ni Venus, yung orange buff. Nakuha ni orange buff against Carl Tizzy. Wow! Oh, lugi din ang isang expert dito, a friend. Meron mukhang to. Kahit pinininit, gusto mo yan eh. Oh. Stacks kahit lang si ng stacks. Kahit si Oheb. Suntok lang ang suntok ni. Blacklist. May mga nagdag ever sa mga hit. Counter out Blacklist. Pero siya TL, pero ngayon isa kanina first two pick. Third picks na sa ko eh. Oh. Parin sila sa mga linky. Talagang lineup namin. This is the championship, Aldous. Turo ka dyan. Una ay yun, export na lang talaga. Yung pwede nilang gamitin na pang tunaw ng mga heroes ng Blacklist. Kaya nila si Edward. Ang dami ng... Oh, no, okay. Balmond. First damage. Para sa Bren Esports on this Balmond. Either to go pick, open pala si Johed. Usually okay. Kasi pag open si Johed, umpisa pa lang nakukuha na eh. Jennifer daw, si Jennifer daw. Pero hindi natin nakita ngayon. Na ang idea ng site ng Bren Esports is gumamit ng X-Board tsaka ng Balmond para may pangtunaw sila doon sa Aldous in the late game. At hindi ko alam kung may effective yun. Sa sinasabi dito ni Chantel, kailangan nga talaga mag-take out. Yung damage ng flamethrower ay true damage, kaya it hurts talaga. Pero sabi ng Blacklist, saglit, Wolf, Chantel, Manjin, kailangan na namin gumalaw. They're planning something out. Namit niyon against Crimson Lizard. This is Blacklist na alam natin na meron silang specific time eh. May magtatanong dyan eh. What time is it? Ubi time. Ngayon, hindi pa nangyayari. Napapanako ka dito, Wolf. Nakuha ni, ano? Nakuha ni Venus. Nakuha ni Venus, yung orange buff. Nakuha ni orange buff against Carl Tizzy. Wow! Okay. Medyo ano to for Carl Tizzy, knowing na mobility-wise, medyo lugi din ang isang expert dito, a friend. Pero mukhang ito na nga ang simula. May orange buff ako eh, why not? Knowing na Matilda pa yung gamit niya, knowing na mag-isa lang siya kanina na nag-steal dito ng buff for Bren Esports. Kumusta ba si The Queen? Well, magandang ang para kay The Queen, lalo na nahawakan niya yung Matilda, very strong at alam natin na signature hero niya yan. And then of course, maganda naman yung simula para kay Wise. Mm-hmm. Speaking of simula, there you go, nagkasimulaan na ng laban. Pasok ngayon ang Blood Oath. Pero yun yung panti-panti. Oh my Venus, umiikot-ikot na rin si Blood Tizzy dito. Ionic Edge coming up from Edward as well. Nagtatakbuhan na ang side ng Bren Esports. Pero yun yung Feather Air Strike. Perfect position mula dito. Boom! Kay Malik Rebo ngayon. Hindi tumama yung vacuum pero lumipat siya ng target. That is a 1-for-2 exchange. Kompleto na para dito sa item na to. Eh nga, kumapansin natin for Brendan, nagiging problema nila is sobrang bilis dito ng mga heroes ng Blacklist International that even they want to engage and nahihirapan sila. Ay nako, familiar itong territory na ito. Malik with the feathered air strike. Carl Tizzy. Nagpa-pop lang ng kanyang flamethrower pero masyadong maganda! Yung mag-flinger out dito ni Oheb! Ayun yung mga demonic forces para kay Rebo. Actually, labang pa rin ang Blacklist International dito, Rebo! Makakuha ng isang kill. Okay, saglit! Ang lalim! Yung birthday boy! Birthday boy! Edward! Dito magkakatalo, Wolf and Chantel. Well, ito na yung problem talaga ng Bren Esports. Bukod sa Aldous problem kung saan wala silang Esme, wala silang Lunox, meron lang silang export Balmond. Kitang-kita natin na hindi na laki problema yun. Tapos may Uranus pa na makunat din. Well, tignan natin dahil yung Uranus ay makakuha na magandang block. Habang eto na Haji and Wise inatake si Malik. Welcome to the MPL. What time is it? Mukhang eto na, it's ube time! Blacklist International nakuha ng unang kalamangan sa skirmish na to. Magsama-sama na tayo ngayon. Kompleto na ang mga Avengers dito for the team. Kita naman natin during the team fight. Ready na sila, pwede na pumasok. And for Edward, napakakunat at na. At sa gitna, this is vintage Blacklist. Hindi ko malaman ngayon, sino ba problema? Si Oheb, si Edward, si Haji? Naliligaw ang Bren kung sino ang kanilang tinatarget. Pero kang Balmond, kung hindi man siya mataas ang kills, mataas dapat yung assists niya. Yeah, tama ka dyan kasi for Balmond dito, hindi talaga DPS or hindi free hitter yung kanyang hero dito. More skill dependent. At ang kaharap mo, kaya Uranus, aray talaga. Aray ko talaga, lumipad na! Si Oh My Venus kasama si Oheb. Ang paglipad ng Matilda Airlines. Lipad Blacklist.
There you go! Inuubos na nila Bren Esports! Nagkadikit-dikit na! Double kill para kay Wise! Killing spree din para kay Oheb! Si Carl T, sinalangan natitira! And there you have it! Cinco Kamote! Once again, pwede talagang mag-lord pa ngayon! Yeah, pwede mag-lord. And kita natin doon yung teamfight orientation ng lineup dito ng Blacklist International. Slowly taking down all the heroes of Bren Esports on this game. And yes, Edward, grabe talaga dito yung clearing ng minion wave niya. Talaga nga, pinapasok niya dito sa gitna ng mga turrets ng Bren. Kasi ganun siya ka-confident on his items. Marami na tayo pwedeng sabihin sa game na to. Bukod sa komportable yung Blacklist International, may mga butas ang composition ng Bren Esports na talagang na-abuse ng Blacklist International. Una, yung Uranus na halos unkillable para sa side ng Bren Esports. Kasi pwede naman ding itapat doon si X-Borg para makakuha ng kills. At kabisado din ni Edward yung level 1 na pwede pantapat sa isang Balmond. This is Blacklist International owning Bren Esports early game on. Hindi makakuha ng pitas ang Bren. Yep. 64% win percentage for Blacklist right now. Ito ang bitbet ng Blacklist International. Yeah. Kailangan lang nilang bantayan si Malik. Kailangan hindi siya mapasok dito ni Haji or even Ocean. Ano yon? Paano mangyayari yon kung tuloy-tuloy ang pagsugod ng Blacklist? Nagtatabi-tabi si ngayon ang Bren. Grabe si Edward. Nandun lang. Happy birthday talaga. Si Malik din, parang napupwersa rin siya. Ano ba, mag-ulti ba siya sa minions o sa heroes? Yun nga maliligaw ka. Naliligaw eh. Tingnan mo yun Pag nakita din dito si Malik, diretso pasok lang din si OMIV, pwede siya mag-ultimate agad. Okay, Edward, kulang. The birthday boy survives! Kanilang prowess pagdating sa decision making, sa pag-bait ng lane at sa pagkuha ng Lord. Eto na, nagpo-push yung baba, nagsisimula na ang Blacklist International mag-attempt. Yeah, and for Blacklist International, ganun yung kinagandahan eh. Napakabilis lang for Wise na humabol pagdating sa teamfight. Possible siya yung maging bait dito. Oy, I am here. Tapos, diretso siya dun sa may Lord if ever na magkocontest yung Bren. Pero for Bren, hindi muna nila. Yeah, mabilis lang sila makiklear ng minion wave. Ang ganda ng call nga. Tama ka, Chantel eh. Nagpakita si Wise. Naka-winter truncheon na si Ma'am Shoes. Winter truncheon din si Oheb. Napakahirap dito. Blacklist International. Pinapahirapan ang Bren Esports. Another tower down. Libre lang si Edward sa baba, Mr. Birthday Boy. Umiikot-ikot lang. Hihintayin nilang lumabas ang Bren Esports. Ben, yung mainip yung Blacklist International at pumasok doon sa base nila. Kumbaga kung sinong unang pumatol. Kasi kumbaga parehas pakipot. Oh. Itong dalawang kupunan. Both of the teams baiting each other out. Flap. Siya ang mauna dito. Nako, si Dong Rito ang hinagis. Ito na nga, conceal don't feel para side ng Bren. Papasok pa si Oheb. Hindi. Pumasok si Lasty ng bahagya. Aji, aamba. Amba nga ba to? Tuloy pa ang laban. Yung gitna ay winawarak na. Ultimate para kay Flap. Patience is a virtue. Yun lang ang ating masasabi. Oo, patience is para, a virtue para talaga. Para sa laban na ito. Ito din eh, si Edward din. Patience is a virtue eh. Kaso si Edward, tinatayuan na lang sila this time. Kumbaga si Edward dito yung pinaka dito for Bren Esports na, nandito ako, mag-isa lang ako, try nyo nga ako i-burst. And... Uy, siya yung mambibait. Oh, binibait nila yung Lord. Binibait ni Wise yung Lord. Kumbaga, ang dami binabato na bait eh. Kung sino papatal yun nga. Parang dito, ang Blacklist. Sila si Tom. Tapos, yung Bren si Jerry. And Blacklist Oheb, career kills exceeded to 300. Man, the newest player on the block last season. Yep. Ay nakakuha ng magandang milestone. One good na ejector for Haji, which is ready right now. Bumato, pwede para sa kanila. Here we go, pumake si Wise. Si Flap TZ ay nandun. Umiikot-ikot si Flap TZ. Yung Lord ay na-attack muna ng Bren. Ito yung pagpasok ni Haji. Insubable force, meron may ejector, wala. Flowing blood para kay Oheb. Warak na ang buong base ng Bren Esports. Blacklist International, retreat muna and magre-reset na naman. Respeto coming out from Blacklist. So, ngayon, actually, ikaw, anong mas pipiliin mo? Maglaro ka ng 50 minutes ng Uranus o 50 minutes na Balmond? Ay, parang parehas na. Ay, hirap kayong mga audience, sagutin nyo ngayon yan. Anong mas gusto mo? 50 minutes na Uranus? 50 minutes na Balmond?
Grabe. Pero yung pinakamasaya dito, si Wise. Alam natin yung Aldous. Yung Aldous, kahit 15 minutes, gusto mo yan eh. Oh. Stacks lang ng stacks. Kahit si Oheb. Suntok lang na suntok yun eh. Sana pwede natin makita yung stacks ni Oheb eh. Oh, no? Okay. Tsaka ni Wise. Mamaya. 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 Yun yung milestone unlock milestone niya para unlock sa laro to. Kahit yung blacklist mismo na page, pwede i-screenshot yun eh, no? Okay. Oh. Binigyan na lang ala. Binigyan na ng idea eh. Oh, okay. Aking AO in a crowd control. Oy, 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 oy. Ay, ito na. Sabi the play! The play! Huwag kararam. Huwag kang titibok. Wala. Sinundo ni Ma'am. Kalma lang, kalma, kalma. Ayan, lumalabas ng bahagya. Lumalabas ng bahagya. Chantel and Wolf. Mukuha ng jungle. Mukuha ng jungle. Oo, pero... Mukuha ng minions. Nakaharang kasi si Haji. Ayan, meron na naman tayong Lord. Aray, kailan natin aray, kung mag-update na naman yan. Nasa labas sila ng base, ha? Si Lasty! Inabot si Lasty! Ang sakit! Naging bola si Lasty dito. Nandito si Oh My Venus. Ngayon, si Malik ang main target. Phoenix out si Malik. Buhay pa rin ang Lord. And Wise umuwi. Pero kasi nga naman, meron pa rin siyang chase base. There we go. Email eh. There you go. Matatapos na ba to? O, oh, de-defense pa rin ng Bren. Dala, pero Blacklist International, ang tanong okay dito, mahirap tapusin, actually. Ubus na ang pool boss ng dalawang kumuha na to. Iniilawan na tayo, mga kaibigan. Iniilawan na kami. Kung nakikita nyo lang, here we go again. Kalati ang buhay ng Lord. Pasok si OM. Doon yung laban sa gitna. Why? Sumasapak, sumusuntok. Pero yung Lord, hindi man lang makapasok doon sa base mismo. This is the ultimate threat defense sa ating nakikita. Pasok ngayon si OM. Yun yung pagkakati, oh! Oh My Venus. Sinong mulado this time? Wala na yung Lord. Pero OM, unstoppable. Wala si Carl Dizzy. Habang si Rebo, demonic force after demonic force after demonic force. Tiyak! Si OM dito, 80 seconds down ang mga kupunan. At ayun, si birthday boy Edward makakuha ng isa. Twice. At sa tinagal-tagal ng laban, Tower Lock! Blacklist International ang magwawagi para sa game number